kapatid. Ako nga po si Sister Rita. Dito na naman po ako upang tayo po ay magbigay ng mga gabay para sa ating lahat. At ito po ang ating verse ngayon. Makikita natin sa Matthew 7:7-11. But before that, mag-pray muna tayo. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, Lord. Na ako po ay nandito, Panginoon, na kami po ay nandito, Lord. Yes, O God, upang binigyan mo ng chance, Lord, na makinig na yung mga salita, Lord. Hallelujah, Jesus. Patid namin, Lord, ang mga kahinaan, Lord. Yes, O God, ano man ito, Lord, tanggalin mo ito sa aming mga puso at isipan, Panginoon. At nawa, manahan ka sa aming buhay, Lord. Hallelujah, Jesus. Ganun din sa aking mga kaibigan, Panginoon, na nakikinig, Lord. Hallelujah, Jesus. Mga pamilya, Panginoon, na narito, Lord. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Lord. Tanging ang hangad namin, Panginoon. Ang hangad ko, Lord, na ikaw po, Panginoon, na maitaas at hindi ang aking sarili, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Mangusap nawa sa kanila, Panginoon, upang sila po, Panginoon, ay mag-manifest kanilang buhay, Lord, ang bawat paririnig nila, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat, Lord. Pinabalik ko sa iyo, Lord, may papuri na pinakamataas, Lord, sa ngala ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang umaga, kapatid. Ayan po, ako nga po pala, Sister Clarita, isang worker ng aming church. Ako lang po ay isang ordinaryong manggagawa na nagpagamit sa Panginoon. Kung sino man sa atin dito na gusto magpagamit kay Lord, mag-comment lang po dyan sa baba, sa ating baba ng video. At kung meron po rin kayong mga ipanalangin, comment nyo lang po at bigyan nyo po ng specific kung ano ang kailangan, mga kapatid, dahil po yan po ang nais ng Panginoon na sure po tayo sa ating hingin. God be the glory. Kaya meron po tayong isang verse na ito na bigyan lang natin ng konting paliwanag para maunawaan ng ating isipan. Minsan hindi lahat sa atin ay nakakaunawa sa mga verse. Ganun din ako dati, mga kapatid. Ako po ay basa ng basa, ngunit hindi ko po siya maunawaan. Totoo po yan. Kahit marami kang babasahin, hindi mo siya maunawaan kung wala ang wisdom sa iyo ng Diyos. Kaya hindi po tayo pwedeng magsabi na hindi mo yun maunawaan. Ngunit, doon po tayo lumalago kapag tayo po ay nag-aaral ng Biblia. Sa katunayan yan po, almost 1 year na po kami nasa Bible study at tinuturuan po kami upang aming maunawaan kung ano po talaga ang laman ng Biblia, kung paano po ito magmamanifest sa ating mga buhay. Yan, sa ating mga butihing pastora dito, Pastora Miami, Pastora Mariana, siya po yung nag-guide sa amin noon. Nandito pa siya sa Pinas. Yan, purihin ang Diyos. At ngayon po ay si Sister Mercy ang aming preacher and leader ng aming church. Hindi ko po tinadala ang aming church dito, mga kapatid, pagkos ang ating relasyon sa ating banal na Diyos. So, basahin na po natin kung meron po tayong mga Biblia, apps sa Bible, apps sa cellphone. Ayan, meron po tayo dito. Basahin natin. Tagalog lang po upang maunawaan natin. Matthew chapter 7:7-11. Sinasabi dito, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makakatagpo. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan sapagkat ang bawat humingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakakatagpo at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Praise God! Hallelujah, Jesus! Mayroon bang tao sa inyo na kung humingi ng tinapay sa kanya, ang kanyang anak ay bato ang ibibigay? O kung humingi siya ng isda, ay bibigyan niya ito ng ahas? Kung kayo nga na masama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, kaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit ang magbigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya? Praise God, to God be the glory. Ayan po, sinasabi po dito, mga kapatid, kung sa atin, akin dati, yung hindi pa ako nakakaintindi, wala pa akong wisdom ni Lord sa aking puso. Ang pagkaunawa ko dito ay humanap kayo at kayo ay makatagpo. Ibig sabihin, material lang yung pagtingin ko dito. Humanap kayo at kayo makatagpo.
unlike ngayon, mga kapatid, naunawaan ko na po ito, hindi po ito material. Ito po ay spiritual. Means, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humingi tayo sa ating Panginoong Diyos. Mga bagay na hindi lang sa ating sarili, mga kapatid. Mga bagay na nais nating mangyari sa pamilya natin, sa kapatid natin, sa iba nating kaibigan, sa mga nangangailangan. Bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makakatagpo. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Pangkalahatan ito, mga kapatid, in general. Yan, merong spiritual and physical. Yan. Dito mas makikita natin na ang paghahanap sa ating Panginoon. Diba? Tayong mga dati, mababaw pa tayo sa ating pananalig, maghahanap. Parang duda pa tayo kasi naranasan ko po talaga, duda pa tayo sa ating sarili na hindi tayo agad tutugunin ng Diyos. Ngunit, sinasabi dito, tumuktok kayo at kayo pagbubuksan. Kumbaga, humingi, pray. Hindi po tayo magsasawang manalangin. Ang ating gagawin, manalangin, pray. At makikinig po tayo sa mga salita ng Diyos palagi. Ang ipapasok natin sa ating puso, sa ating isipan, ay yung salita ng Diyos upang ito'y mag-manifest sa ating buhay. Kasi marami sa ating mga kapatid, meron po tayong pagtitiwala, ngunit naaagaw ito sa ating kalaban. Dahil po, kung ano-ano po yung ipapasok natin sa ating puso, mas more doon yung worldly, mas more doon yung pleasure dito sa mundo. Pero mga kapatid, kapag naranasan na ninyo na ipasok na ang Diyos sa inyong buhay, walang minuto na hindi niyo siya maisip. Yan, parang nai-inlove ka na kay Lord. Yan, tumuktok kayo at kayo pagbubuksan. So, pag tumuktok tayo, hindi lang yung tuktok na ganyan. Ang hina niyan, kapatid. So, kailangan lakasan natin. Kumbaga, pray. Non-stop praying. Kung meron tayong hingin kay Lord, non-stop praying at sabayan natin ng paggawa, mga kapatid. Hindi lang yung magpipray tayo na wala tayong gagawin. Meron tayong gagawin dahil po talaga makikita ng Diyos na talagang ibibigay niya sa atin. Karapat-dapat tayo sa mga bagay na hinihingi natin sa Kanya. Ayan. Praise God. Ayan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap. Ayan. Lahat po tayo, pag humingi po tayo na tapat, bibigyan tayo ni Lord. Kapag tayo'y tapat at tayo'y hindi po basta na lang pray at walang gagawin. Kailangan may gagawin. May action po tayo. Ayan. Mababasa, makikita natin niya sa Biblia yung pray without action is dead. Yan. Pray without action is dead. Hindi ko lang maano sa ano, kapatid, kasi bago lang po ako, pero lagi po yung pinapangaral sa amin. So, yan. Dito, mayroon bang tao sa inyo na kung humingi ng tinapay, sa kanya, ang kanyang anak ay bato ang ibibigay? Di ba wala po, kagaya sa atin, mga nanay, mga tatay, kapag humingi ating mga anak, kapag wala po tayong ibigay, kasi nga minsan, 'di ba, kapos din tayo. Pag anuhin natin yung kaluuban nila, kumbaga, meron tayong binibigay doon, support, moral support. Kung wala man tayong material, moral support. Ganun din ang Diyos. Hindi po siya agad-agad bibigay yan. Ang Diyos ay mayaman, kayang-kaya niya magbigay. Siya ang may-ari ng mundo. Siya ang may-ari ng lahat ng kayamanan sa mundo. Presidente ka man, king ka man, lika rin yan ng Panginoon. Wala po yung mataas, mababa sa Panginoon. Lahat po tayo pantay. So, mahirap, mayaman ka man, lahat po yan pantay, mga kapatid, sa tingin ng Diyos. Dahil siya po ang pinakamataas sa ating lahat. Siya po ang naglikha sa atin. The creator of everything. Yan po ang ating banal na Diyos. Kaya lahat ng gusto natin mangyari sa ating buhay, ibibigay niya. Kapag tapat po tayo, titingnan niya po muna tayo para tayong... 'di ba, manggagawa din tayo sa ano natin, 'di ba, dito sa mundo. Kapag tayo nagtabaho, kailangan tapat ka para ano ka, ma-promote ka kaagad. Ganun din sa Diyos, ang batas sa lupa at sa langit, parehas lang, mga kapatid. Kung anong bawal dito sa lupa, bawal din sa langit. Ayan. So makikita natin dito, o kung humingi siya ng isda, bibigyan niya ito ng ahas. 'Di ba? Hindi po 'yan, dahil mahal po tayo ng Diyos, 'di ba? Lahat po tayo, believer ka man, unbeliever ka man, lahat po tayo mahal ng Diyos dahil siya po ang lumikha sa atin. Yung buhay natin ngayon, siya po may-ari. Yung trabaho natin ngayon, siya po ang nagbigay. Hindi po natin sasabihin na ano ko ito, nagtsatsaga ako, nagtitipid ako, kaya po ako nakakaraos. Kumbaga,
Lahat ng kaloob sa atin ngayon, kapatid, kay Lord yan, sa Diyos yan. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kaya ang ating tanging gawin, magtitiwala sa Kanya. Katapatan. Bigyan siya ng puwang sa ating mga puso't isipan. Hindi yung mas marami pa yung mga ginagawa natin na, di ba? Yung mga nasa left. Kailangan straight lang tayo. Left and right tayo. Left and right. Kumbaga dalawa yung ating, ano, kailangan is go straight lang tayo, mga kapatid. Yan po ang gusto ng Diyos sa atin. Kapag naging mabuti ka, magtuloy-tuloy ka. Kapag tinawag ka ng Diyos, magtuloy-tuloy ka. Hindi ka pwedeng kumaliwa, kumanan. Yan, ayan po yung gusto niya. Kaya, sinasabi dito, magbibigay nga siya kung hihingi ka ng, sabi dito, humingi, kung humingi siya ng ista, ay bibigyan niya ito ng ahas. Di ba? Hindi. Hindi natin magagawa yan. Kung tayo nga tao, hindi natin magagawa yan. Diyos pa kaya? Siya ang pinaka makapangyarihan, kapatid. Kaya hindi niya magagawa yan. At mabuting Diyos ang ating pinaglilingkuran. Yeah, pinaka mabuti. Walang kapantay. Siya lang ang perfect. Walang perfect sa mundo. Ang Diyos lamang. Amen. Praise God. Kaya sinasabi dito, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit ang magbibigay ng mabuting bagay sa mga humihingi sa Kanya? Ayan, di ba? Malinaw na tayo, di ba? Tayo mga anak ng Diyos, nilikha niya tayo kapag tapat tayo. Ibibigay niya lahat yung ating mga pangailangan, mga kapatid. Kaya huwag tayong magpasok ng mga kung ano-anong basura dito sa ating mga puso, sa ating isipan. Number one, yung inggit, tanggalin natin yan sa ating mga puso. Tanggalin natin yung inggit. Dahil once na mayroon ka niyan, pride. Yan, mga pride na yan. Hindi ka papasukan ng wisdom ng Panginoon kapag may pride ka. Kailangan sa Lord, humble. Humbleness, pagpakumbaba. Yan, nagpapakumbaba tayo kapag tayo'y humingi sa Diyos. Magpapakumbaba tayo sa lahat ng oras, kahit saan man tayo pupunta, kahit nasa malayong lugar tayo, kahit sa ibang bansa tayo, magpapakumbaba. Yung tanging puhunan natin, humbleness. Kung hihingi tayo kay Lord, humbleness. Para tugunan niya ang ating mga prayer. At mga kapatid, yung may mga bagay na hindi lang pansarili, di ba? May mga bagay din tayo sa mga kapatid natin, kakilala natin. Maging ano din tayo, maging kind po rin tayo sa kanila. Hindi natin sila husgahan na ganyan kasi, hindi ka kasi nananal. Hindi po maganda, kapatid. Kaya pag may ganyan kang kapatid, mayroong mga ganyan mga tao sa paligid mo na ganyan, i-encourage mo sila na magpatuloy, manalangin, magpasalamat, tanggalin ang kanilang, diba, ang pride sa kanilang mga puso. Lagi kong pinapanalangin ang mga tao na sa paligid ko, mawala ang mga pride sa kanilang mga sarili. Kasi bilang Kristiyano, kung may pride tayo, hindi po tayo makakasunod sa utos ng Diyos. Hindi po tayo makaka-obey sa mga gusto niya mangyari sa ating buhay, mga kapatid. Dahil yan po ang mga hadlang. Hadlang sa ating mga blessings. Hadlang sa lahat pag meron po tayong mga pride. Kaya tanggalin natin ang mga pride. Sa halip, ipasok natin ang pag-ibig. Ayan, pag-ibig sa ating mga puso, kapatid. If you have love in your heart, all the things you can do, all things that very impossible, it turns to possible. Yeah, it's true. It's really true. Once you have hatred in your heart, you will not grow in faith. Once you have sadness in your heart, you will not understand what God's want to do in your life. Yan, mga kapatid. So, kailangan alisin natin. Palagi nating isipin si Lord yung ating pagsisilbihan. So, kailangan humble. Humble po tayo. Manalangin, makipagkapwa, humble po tayo. Lagi po tayo nagpapakumbaba. Gagaling po natin ang lahat ng mga tao sa ating paligid. Anak natin, mama natin, kapatiran natin, friend natin, lagi natin silang igagalang. Wala po tayong pipiliin, mga kapatid, dahil sa ganung paraan, ang pagpapala ng Diyos ay talagang kusa na lang yung darating. Hahabulin tayo ng pagpapala, praise God. Tuturuan din tayo ng Diyos
kung paano i-handle ang mga blessings sa ating buhay, kapatid. Yan. Bibigyan na tayo niya ng wisdom na ito ang dapat mong gawin. Hindi yan. Walang ano yan. Hindi yan maganda. Dito ka lang. Ganun siya. Kung mangusap sa atin, kung tapat tayo, kung papasukan na talaga tayo ng wisdom ni Lord, ang ating mga kaisipan ay mag-iba na. Mag-iba na siya, kapatid. Iba na yung mindset natin. Para sa akin, kagaya dati, mga bagay na pag nakita ko yung mga dati kong mga video na ginagawa, nakikita ko talaga yung andun yung kagalakan ko, ngunit hindi siya panghabang buhay. Parang instant lang na happiness. Yan, instant lang na happiness na parang kinikilig ka na ganun for one day only. After that, malungkot ka na naman. Alam niyo kapatid, sa ngayon na palagi kong kasama si Lord, gusto ko na sa kanya mananahan. Kumbaga, yung present niya ang laging nagbibigay sa akin ng galak, ng inspiration na kailangan mag-share ng mga words na talagang nakaka-encourage sa kapwa. Kapatid, yung anak mo, yung asawa mo, yung mama mo, iiwan tayo niyan. Diba? Lahat naman tayo iiwan dito sa mundo. Ang isang tao lang na hindi tayo iiwan ay si Lord lang. Kaya doon po tayo sa Kanya. Huwag nating mahalin masyado ang mga taong nasa paligid natin, ang mga bagay na meron tayo ngayon. Ang sarili natin mismo, huwag natin masyadong pakamahalin. Bagkos ay ituon natin sa ating Panginoong Diyos. Dahil balang araw, Siya po yung ating makakasama. To God be the glory. Dito na lang po mga kapatid at maraming salamat sa pakikinig. Nawa naunawaan nyo ito bago tayo magtapos tayo manalangin. Yes, Lord, salamat Panginoon sa banal mong salita, Lord, na hinihayag mo sa araw na ito, Lord, sa oras na ito, Lord, hindi lang sa akin, Lord, kundi sa lahat ng mga nakikinig, Lord. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. We honor you. And Lord, maraming salamat sa mga granted prayers sa aming mga buhay, Panginoon. Yes, O God, sino man ang nangihina sa ngayon, Panginoon, naway palakasin mo sila, Lord. Sino man ang may karamdaman ngayon, Lord, yes, O God, naway, Panginoon, pagalingin mo sila, Lord. Yes, O God, Hallelujah, Jesus.